So guys, bali si Oli nagkaroon ng discharge dun sa kanyang tenga. So yun, nagpunta kami ng vet. Tinanong namin kasi kung nagkaroon siya ng discharge sa tenga niya. So bali hindi maganda yung amoy nung ano nung tenga niya dito sa kabilang side. So hindi ko rin alam kung dahil siguro napasukan ng tubig nung pinaliliguan ko siya. Kaya yun na, di kawawa naman kasi ang pwede daw maging side effect nun. Pwedeng mabingi yung aso pag hindi mo siya ginamot. So, meron naman nabibili sa online kaya lang, generic, ayaw nung ni kuya ng generic, no? So, ito yung binigay nung doctor kay Oli, no? Nung vet. So, medyo pricey kasi ano to eh, 800 yung gantong kalaki lang, no? So, gagamitin niya to for 1 week, twice a day na patak sa tenga niya. So, kagabi namin inumpisang gamitin. Yun, effective naman kasi kahapon, ang baho na talaga guys yung tenga niya. Itong part na to, ang baho. So, parang medyo may discharge yung tenga niya. So yun na nga kaya nga binilihan ng ano, ng pang patak. So, ginamit kagabi. Ngayon guys, nawala yung ano, yung amoy ng tenga niya. So, ibig sabihin, effective to, no? So, yun nga lang, medyo talaga pricey, pero worth it naman, no? So, syempre, pagmahal mo yung aso, no? Pagmahal mo yung aso mo, kahit medyo gagastos ka, talagang, ganun talaga, gagastos ka talaga para sa kanya. So, eto guys siya. Eto yung klase ng gamot niya, no? So, antibiotic to eh. Ear traps para sa aso. So, yun lang kailangan talaga laging iingatan natin yung ano yung tenga niya nila pag paliliguan, no? Kasi masyadong sensitive yung tenga nila pag nababasa, pwedeng magkaroon ng infection yung tenga niya. So, kaya yun. Kaya, buti naman gumaling. Actually, dapat ang medication niya for 2 weeks na drops. So, pero dahil isang patak pa nga lang kagabing ginawa namin, ngayon medyo ano na, nawala na yung amoy. Yung amoy ng tenga niya, ano na, amoy gamot na, no? So, bali, ang gagawin namin, uubusin na lang tong drops na to, no? So, okay na, magaling na si Oli. So, wala na siyang nararamdamang kakaiba.